Magandang buhay mga suki, magluluto na naman tayo ng ating ulam na naman. Sa araw-araw, kailangan natin magluto ng ulam. Mga suki, ang aking recipe ngayon. Ayan, palibasa, nandito tayo sa Bicol, mahilig tayo sa ginataan. Ayan, lagyan na natin siya ng gata na nyog. Ayan, dami ng gata. Ayan, ilalagay na natin yung ating unang sangkap, ang bawang. Ayan, kailangan may bawang. Maglalagay din tayo ng paminta sa ating ginataan. Ayan, paminta. Mas masarap yung maraming paminta. Ayan. Ayan, lagay na rin tayo ng ating asin. Ayan, ito ang ating gagamitin, laging asin. Halo-haloin lang natin siya hanggang sa kumulo yung ating gata. Mainit na yung ating gata mga suki, pwede na natin ilagay yung ating charan. Ayan, sobrang haba niya mga suki. Ayan, ito yung aming ulam ngayon. Ayan, giant ulam. Ang haba po ng kanyang sipit is 3 dangkal ang kanyang sipit. Grabe ang haba. Ayan pa natin siya at maiilagay dito sa ating kawali. Kailangan natin siya ng putulin. Yung 3 dangkal yung kanyang sipit, oh. Sobrang haba. Ayan, lagay na natin. Putulin na natin dito yung sipit niya. Ayan, sobrang laki. Matigas, ah. Kailangan natin siyang gupitin. Ayan, lagay na natin dito. Yan, di magkasya sa kawali yung sipit niya. Kailangan natin siyang tulin. Matigas siyang putulin. Lupitin natin. Lupitin. Ayan, no? 200 lang yan mga suki. Lagyan na natin mga suki yung ating sili. Haba. Nalagyan na po natin siya ng gulay na malunggay. Ayan, yun ang gusto lang ng aking asawa na gulay na panlagay dito. Ayaw ng iba-ibang klase ng gulay ang ilalagay ko or iba-ibang klase ng sangkap. Ayan, malunggay lang. Ayaw po niya ng iba-ibang sangkap na ilalagay. Yan, malunggay lang ang ating ilalagay muna dito sa ating ginataang ginataang ulang na hipon. Ang tawag po niyan ay giant ulang. Ayan, sarap na. Kunting malunggay lang ilagay natin para hindi naman siya masyado pumait. Ayan, malapit na siya maluto. Ayan, hindi natin siya ilalawak yung, hindi natin ikakalat yung malunggay. Masarap nito yung konti lang yung sabaw niya. Ayan, malunggay na lang ang inilagay namin. Malunggay na lang ang inilagay ko mga suki dahil ito lang ang pwede namin mailagay. Wala kami ibang gulay na. Yan, hiningi lang namin yan sa kinuha namin yan sa tabi-tabi ng daan yung malunggay. Mahirap ito makabili ng malunggay na hinimay na. Yan. Ang mga suki ang ating pinakahihintay. Luto na siya. Ayan. Matikman natin. Tagal ko lang hindi nakatikim nito. Ganito kalaking hipon. Hipon siya na ano, ulam. Ayan, pwede na natin siyang ahunin mga suki. Ito na. Ayan, sarap po. Ito yung kanyang mga galamay.
Ayan, laki ng kanyang, haba ng kanyang galangan. Opo. Ayan. Ito natin sa kabilang sipit. Sa paghaba ng kanyang sipit. Ayan. Ito na yung kanyang sabaw-sabaw. Lagay na natin yung ating malunggay. Aking asawa ay hindi sanay sa mga iba-ibang klase ng luto. Kaya ganito lang ang aking ginawa. Yan, luto siya sa ginagata. Ito na. Oh! Kainan na po tayo. Tcharan! Ito na. Sarap. Ayan, nahirap pa siya sa bawo-sabaw. Lagay pa natin yan. May sabaw-sabaw siya. Sarap yan yung kanyang. Tabi-tabi natin yung mga gulay-gulay para kitang-kita yung ating hipon na malaki. Tiki man tayo na masuki. Kain na tayo. Ito na ang ating masarap na ulam. Hindi pwede dito ang pasosyal. Kailangan natin kamayin siya. Sarap. Tikim lang muna natin. Mamaya natin siya kain ng buo. Pag may rice na. Laki ng laman. Sabi, sarap. Sarap. Sipit niya. Ang laki. Ayan, tinikman ko lang siya mga sugal. Grabe, sobrang sarap ng taba. Sobrang taba ng laman niya. Sarap! Perfect na sugal natin kaya ito mamaya. Ang sarap mo. Ang laki. Haba ng sipit niya. Kulay orange na yung kanyang sabaw. Sarap! Kaya intay lang natin yung kanyang mga sipit na kanyang mga natin ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking pagluluto ngayon. Ayan po. God bless po. Bye-bye kayo. Ayan mga suki, isa na naman ang aking luluto ngayon na ulam namin. Ayan, napakasarap ng suki. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. God bless po, babae kayo. Kain na!